Hello there, Pisces sign. Welcome to your monthly reading. So this is your reading for the month of July, love reading, Pisces. So Pisces sign, hindi lahat ng Pisces ang maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Okay, cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Pisces sign. So Pisces, before I will going to introduce you to this oracle card. Okay, so please do check your other placement, your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Kung hindi kayo naka-resonate sa reading na to, or kahit pa naka-resonate kayo, still do check your other zodiac signs. Kasi pwede kasing makontinue doon yung reading na to kung naka-resonate kayo dito. However, maka-resonate pa din kayo. Okay, so let's go to this oracle card. You're ready. Ano ang kailangan mong malaman for the month of July? Ibig sabihin dito is, you're ready. So, you're ready about what? So, tignan natin, Pisces sign. So, ano bang nangyayari ngayon sa love life ni Pisces? What is happening right now sa love life ni Pisces? So guys, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate, okay? So what is happening right now? Or since July na ngayon, what happened recently? Oops, ang dami. I will not get it. Pero I see that may mga bagay na masakit na lonely sadness sa inyo. Ooh. Pisces, I can see some of you na ghosted. Na ghost ng person ninyo. Like, nagkaroon kayo ng relationship ng person na to, like, only feel the love sometimes or so something. Pero, parang rocky road yung relationship ninyo. A bit may pagka wavy. Like, may sinasabi niya sa iyo na mahal ka niya, pero hindi siya talaga nag-effort, hindi siya talaga totally, hindi mo nakikita yung yun na yun, something like that. And masakit para sa iyo yung mga nangyari, because you Pisces, being the most sensitive sign among all zodiac, masakit sa iyo lalo na nung ginawa niya sa iyo na ginos ka niya, or it's either na naging malamig siya sa iyo. So yung ano ninyo kasi naging imbalance yung relationship ninyong dalawa because of the things na parang meron siyang tinatago sa iyo. You being Pisces, having this intuition, malakas yung intuition ninyo, is like, naramdaman nyo talaga yon na merong something, pero bakit hindi niya sinasabi sa akin? Bakit hindi niya inaamin sa akin? So, sa sobrang mahal mo sa taong ito, inahayaan mo lang or pinapatawad mo lang. Okay? Kaya, until sa point na naghiwalay kayo, or until sa point na naging cold na siya sa'yo, until sa point na hindi siya nagparamdam sa'yo, okay, some of you. So, na-stress ka talaga dito sa sitwasyon na meron kayo because of this person being so easy-go-lucky. Like, this person sometimes nararamdaman mo yung pagmamahal niya, and sometimes no, sometimes cold. Okay, so ano ba talaga yung feeling ni person para sa'yo? What is the feeling of your person towards you, Pisces sign?
hindi niya na-appreciate yung relasyon na meron kayo. Like, feeling ko dito, meron talaga siyang lies sa'yo dito. May mga shadow side siya, dark side na ginagawa. Siguro matagal-tagal na din kayo nito. May mga ano na kayo, long-term relationship, madami na din kayong pinagdaanan ng taong ito. Siguro kung umalis siya sa sitwasyon, naka-feel siya dito ng hindi niya ginusto naman yung pag-alis niya. Like, I need to do this. Parang, kung umalis siya ng kalmado, parang hindi niya ginusto yun. Parang, kailangan niya lang gawin yun. Kasi, siguro hindi na kayo nagkakaintindihan. And, isa pa, parang, hindi niya na na-appreciate kung yung relasyon na meron kayo, parang nagiging toxic na, nag-aaway na kayong dalawa. So, mag-ego din sa kanya. Okay? May pride and ego, lalo na sa'yo, sa part mo, Pisces, is, yun nga sabi ko, may intuition ka na about sa mga nangyari, may mga nalalaman ka na, and you still decide na to stay because siguro sa commitment na meron kayo na matagal na kayo, and baka some of you meron ngang children involved, or some of you not as well, just a relationship, pero matagal na. Kaya ka nag-i-stay because of matagal na kayo. Or matagal-tagal na kayo. Okay, so, this person still feel you. This person still feel the connection. Pero hindi lang niya na na-appreciate. Hindi ka na niya na-appreciate. Or yung relasyon ninyo, hindi niya na-appreciate dahil sa mga pag-aaway ninyong dalawa. So, what is your feeling here? You feel so much imbalance. Sa relasyon, stress ka talaga dito. Very focused ka kasi sa relasyon na meron kayo, sa sitwasyon ninyo. Pero meron ka na talagang decision dito. You need to, parang nandun ka sa point that I need to decide on something. And siguro to, yun yung feeling mo na to focus na naman sa sarili ko. Kasi nakaka-stress na yung sitwasyon na to. I want to have a peace of mind already. Siguro gusto mo pa rin however na maayos kayong dalawa, gusto mo pa din however na magkaroon kayo ng siguro naiisip mo na yung bonding ninyo na gusto mong ayusin to, pero hindi ka na sure kung magkakaroon pa kayo ng new beginning ng person na to because toxic na. Siguro ikaw mismo nagkakaroon ka na ng overthinking, hindi ka na nakakatulog sa gabi, sa kakaisip, sa stress, sa mga nalalaman mo, sa mga nararamdaman mo, hindi na kayo nag-uusap, okay? Or it's either on and off yung relationship ninyo, very imbalanced na. This is what you feel that nakaramdam ka dito na I need to decide on something dito. Hindi na ako sure kasi, hindi ka na sure sa relasyon. Parang you wanted to feel na I wanted to move forward and never look back from this. So, this month of July, what you need to know for the month of July sa sitwasyon na meron kayo ngayon. So, feeling ko some of you merong children involved, responsibility, or child involved. You might be dealing here with an Aries sign, Gemini, okay? So, nakikita ko dito about what you need to know for the month of July is
parang magkakaroon dito ng hindi nakatulog sa gabi itong person mo sa kakaisip sa mga bagay. May konsensya or regret about what he did to you. Okay? About din sa hindi ninyo pag-uusap na dalawa. Somehow, nakita ko na parang this person wanted na ayusin kayo, maayos kayo, and we're going to maglalakas siya ng loob na ayusin kayo despite sa away na meron kayo. Pero feeling ko kasi dito, this month of July, parang you were going to take the leap of faith towards a new beginning of your life na. Kasi parang feeling ko kasi there is something wrong about the situation eh. Parang nasaktan ka na kasi, na-betrayed ka na, baka how many times na din to, parang na-betrayed ka na, and every time, parang itong person mo is like, nagpapaano siya na, hindi lang siya yung may kasalanan. So, parang para sa'yo, toxic na itong mga nangyayaring ito. Being a father, kung meron kayong children or a child, being a father or a mother, hindi to naging hadlang. Kasi parang out of that, parang hindi siya naging apektado talaga sa relationship o sa away ninyong dalawa. Parang nakikita ko lang talaga dito, ang iniisip ng person mo, if this person you is a father of your kid or a mother of your kid is like, doon siya, na yun yung iniisip niya, yun yung focus niya. Ito yung is iniisip niya. So, kung sakali aayusin niya man because of the children or the child, okay, pagiging tatay or nanay niya, kaya parang gusto niyang ayusin. Yun yung nakikita ko this month of July. Pero yung relationship ninyo, alam niya din na parang hindi na okay. Hindi na kayo okay na parang nag-aaway na palagi, na parang parang madami ng mga bagay na hindi pag-uunawaan, na parang ang hirap na ayusin. Alam niya din yun at alam mo yun. What will be the outcome here? See? Okay. So, kung magkakaayos man kayo, if ever, in the near future or in the future, magkakaroon pa din to ng betrayals eh. Magkakaroon pa din sa inyo ng separation. Feeling ko magkakaroon pa din talaga ng toxic situation sa inyong dalawa. Like, this is really not okay anymore. Kahit pa magkaayos pa kayo, kahit you will try to. Okay? Gemini, Virgo is here. Capricorn is also here. So, parang andun sa point na you will go, feel that one of you will going to decide na ayusin at to have a new beginning. Okay? Pero, siguro feeling ko dito, parang meron pa ding option eh. Meron pa din talagang option. Hindi alam kung firm na ba yung decision or hindi pa. Or baka some of you is like dahil lang sa bata or mga bata. Kaya nangyaring itong pag-aayos, pagbabalikan. Pero yung away, yung nandyan eh, hindi nawala sa inyo. Yung fight, yung nakakapagod na away, and judging each other's fault. Okay? Yung alam yung blaming each other. Bakit pa ikaw yung pinakasalan ko? Bakit ganyan? Ikaw kasi may kasi, ikaw kasi ganyan. So, parang yung having that very nice family or relationship sa inyo is just a memory. Parang I can see here with this, you're ready
makakapag-desisyon ka dito, Pisces, na I am ready this time to move forward. I am ready this time for myself. And hindi na talaga to mag-work. Okay, so you are ready this time. Because you are like, Pisces sign, it's really hard for them to give up as well sa relationship, lalo na sa babae part. Mahirap din sa kanila yung give up. They are water signs. Scorpio, Cancer, Pisces, it's really hard for them to give up in a relationship. Pero nag-worse lang talaga si Scorpio kay Pisces. Okay, so parang same lang ata sila, pero yung part kasi ni Scorpio is not giving up, holding on. Kasi may pagkaano siya, like because of this Scorpio being so very jealous, controlling, and yon. Kay Pisces naman, iba din naman kay Pisces eh. Si Pisces very sensitive, yet very soft. Parang ganun siya. So, hindi nahirapan siya gumive up din sa relationship. Kaya, she or he will going to try to ayusin hanggat kaya, hanggat pwede. Pero, nakita ko dito, you're ready because hindi na. You feel that wala na, hindi na to maayos. And I am ready to walk away from this. Yeah, hindi ka na sure kung matutupad pa ba yung mga plano ninyo. Hindi ka na sure eh. And nakikita ko dito, like, you will really going to walk away emotionally sa sitwasyon na to because you wanted to take the leap of faith towards a new beginning of your life already. And you wanted to be happy na. Parang gusto mo nang sumaya. Hindi kasi nagiging masaya eh. Hindi na nagiging masaya. So, kahit pinilit mo pa. So, ang nakikita ko dito, you're going to move forward and never look back. And you're ready about that. So, that is my reading for you, Pisces sign. Thank you and God bless.